Tayo eh, walang death penalty. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Hey, I'm just giving you the chance para ma-redeem mo sarili mo, hindi ka lalabas na pulpul. Kasi sir, pag ang tao sumakain sa isang pulpul, ang tingin sa kanya, eh, pulpul na rin. Di ba, Colonel, sir? Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3, News FM, at Aksyon TV. Magandang hapon po, sir. Thank you. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Bostik Fix All Tile Adhesive. Bostik Fix All, makabagong pandikit ng tiles. Radyo 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:02 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nilinaw ng Malacanang na walang plano si Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law sa buong bansa. Yan ay sa kabila ng umiinit na protesta laban sa war on drugs at mga paglabag sa karapatang pantao ng Duterte administration. Giit ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, wala sa isip ng Pangulo ang pagsasailalim ng batas sa militar. Pero mapipilitan nga raw si Duterte na magdeklara ito kung magiging bayolente ang mga protesta at magre-resulta na sa pagkasira ng mga kagamitan at ari-arian. Una na rin sinabi ng Pangulo na mapipilitan siya magdeklara ng martial law sakaling dalhin sa kalsada ng mga komunistang grupo ang kanilang pagtutol sa pamahalaan. Ayon kay Abella, simula pa nang maupo sa pwesto si Duterte, patuloy ang kanyang pakikipag-usap sa mga sumusuporta at tutol sa gobyerno. Ang taing nangis lang daw ng Pangulo, magkaroon ng komportabling buhay ang mamamayan at maparusahan ng mga korupt, kriminal at umaabuso sa batas. Philippine Standard Time, 2:03 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, Aksyon. Aksyon, 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 News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Bostik Fix All Tile Adhesive. Bostik Fix All, makabagong pandikit ng tiles. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Yung nagpakulong sa dalawang katulong is stupid. God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahing kita eh. Sige, sugoy, laban. Labanan ng katiwalian. Sige, sugoy, laban. Sige, kaibigan. Kumbi ng mga inaapi. Na hindi ka takot dito sa iho di p***o. Anong klase yan sa'yo? Garapalan yan. Labanan ng katiwalian. Sige, sundo, laban. Sige, kaibigan. Huwag ka mataan at mga kababaihan. Inyong tingin, sinin niya katuran. Inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanya. Piling lupo di mapapakot ganyan. Ang ating mga kaibigan sa patid sa radyo. Araw ay makukumpleto. Servisyo publiko. Yung mga tao mo na nagkulong sa mga katulong is s**t, gag, tarapat, hindi s**t. Kinatapakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Anong kaklaseng amo? Tatak, tong piskal na ito. Malapit!
Pinagpilitan niya ipangin ko, siguro binayaan kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, eh, sir. Eh. Kumbaga sa ano, garapalan eh. Kernel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Webes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. September 21, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na po ang kanimo, Idol, na nagbibilang ng maraming salapi. Ah, okay. Sandali, tapusin ko lang ito muna na sa sobrang dami. Mamaya na. Sige lang, take your time. Ang dami kasing pera to. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga nanonood at nakikinig. Mayong hapon, especially sa mga OFW natin. Araw-araw po, special itong araw para sa mga OFW natin. Dinededicate po namin to sa inyo, mga OFW. Kayo na tinatawag ng mga bayani ng ating bayan, pero kayo, unfortunately, ang palaging inaapi. Kaya, para sa inyo po itong programang ito. Kabilang po kayo sa mga in-honor namin every single day dito sa Wanted sa Radio. Now, Nins, ang daming pera. Pakita mo sa camera, direct. Ayan o, 24,000 pesos po ito. Laki niyan ha. Hirap kaya kumita pera ng pera ngayon. Hindi mo basta-basta napupulot sa kalye ito. Pero in this case, napulot sa kalye. Oo. Di ba? Di ba siya sabi nila, maglakad ka nga dyan kahit saan, hindi ka makapulot ng 1,000. Pero, mahirap. Piso pwede. Mga... Pero sa Bulacan, nakakapulot ng 24,000 ng isang tricycle driver. Wow, Bulacan pa ha. Tricycle driver na isang nakapulot at nagsoli nito sa atin. Eh magkano nga lang ba ang kita ng isang tricycle driver kung tutuusin? Sa probinsya, 200 pesos kita mo? Maximum. Malaki na yung 200 pesos. Pero sa kabila niyan, nagpakabayani itong si... Basahin mo na ito. Oo, hindi niya pinag-interesan. Ito, Idol, yung ating bayani ngayon. Si Mr. Eduardo M. Fernandez. Isa nga siyang tricycle driver ng Bustos, Bulacan, TODA. Miyembro siya ng TODA doon. Plate number, please. Ang plate number ay, walang plate number eh, na naibigay. Wala. Plate number yan ba to? O oh, EMI yan? Sige, yan. Plate number niya. TODA EMI ba ang tawag? O ENI. 141. Number 141. Ah, 141 ba yan? Ito na siguro ang ano lang. TODA. Kailangan ko na talaga magsalamin. Wala pala. 141 lang. TODA. 141 lang. Number ng TODA niya. Pero si Mr. Eduardo M. Fernandez po, ay isang tricycle driver na napaka buting tao po, mga sir, mga ma'am. Ang sinoli niya po ay 24,000 pesos. At ang mayari nito, Nins, ay si? Ayan, Idols. Itong si Mr. Ricardo Cruz. Kaya kung nakikinig po kayo, Mr. Ricardo Cruz, paki-kuha na po, paki-claim na ito pong wallet ninyo na ang laman ay 24,000 pesos tsaka may kasamang driver's license. Ito, Nins, yung kanyang complete name. Teka, kukunin ko nga yung aking salamin. Buti na lang meron akong... Complete name and address. Medyo... Okay. Ricardo Santos Cruz. Address? Ang address na ay number 711 F. Caico Street, Sampaloc, Manila. Taga Sampaloc pala ito. Uy. Yung may-ari. Okay, pero napunta siya ng Bulacan. Yes. Ulitin mo one more time, please. One more time. Kung nakikinig po kayo, Mr. Ricardo Santos Cruz, na taga number 711 F. Caico Street, Sampaloc, Manila. At bakit natin pinanawagan si Mr. Santos Cruz? Kasi po yung inyong pitaka na ang laman ay 24,000 pesos at ito nga pong driver's license ay napulot po at isinoli po dito sa Wanted sa Radyo ni Mr. Eduardo M. Fernandez. Isang bayaning tricycle driver. Mabuhay mga tricycle driver. Yes, palakpakan po natin. Mga kapatid. Kasi pwede na yung pang down yan sa tricycle, makakabili na siya kahit paano, di ba? Makakabili na ito ng motor. Oo. 24,000, di ba? Waldi, kaya bumili ka ng isang motorsiklo. Kaya, di ba? Oo, pang down payment. 24,000, hindi. Ay, hindi lang. Brand new na motor to. Brand tama new ba? May meron ng ganong presyo. May mga motorsiklo na 24,000.
Oo. Pero hindi. Hindi ganun ang pag-iisip ng tricycle driver natin na si... Na si Mr. Eduardo M. Fernandez. Kasi si Mr. Eduardo M. Fernandez ay isang bayaning taxi. Excuse me. Isang bayaning tricycle driver. Okay. Okay. Sige, sige po. At ipapatago na natin ito. Tago na natin yan. Sige. At ngayon naman po mga kapatid, sige. Baka mamaya mawala at mag-aabono tayong pare-pareho. Sige, last touch. Ipasok ko na last to. Last touch ako para pag nawala to. Para ikaw ang last touch. Hindi. Ako ang pagbintangan nyo. Yan, okay. Ako mag-aabono. Kaya hawakan ko to. Walang makakawala dito. Okay. Mahirap na. Okay, at ipasok na po natin sa ating sumbong at aksyon si Mr. Rolando Alfonso. Andito po siya ngayon, Idol. Sa ating studio para gusto niyang mapauwi na yung kanyang kapatid na nasa ibang bansa. Nasa Riyadh po yung kanyang kapatid. Sige po, Sir. Sir Rolando, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Rapi. Si Ma'am Analiza ay sister niyo po. Mas bata sa inyo o nakakatanda? Oh, mas nakakatanda po siya sa akin. Okay, sige. Usap po muna kayo ng ate mo. Ma'am Analiza, magandang hapon. Magandang hapon po. Andito magandang po. Umaga. Ah, umaga po dyan pala. Okay. Andito po si... Sir Rolando, yung kapatid nyo sa amin? Ngayon? Opo, hindi ko na po siya nakakausap muna nung sinenta po ako ng amo ko. Hello ate. Andito kasi ako ngayon sa kay Sir Rapi. Ano bang sitwasyon mo dyan ngayon? Nakakulong. Nakakulong ako mamaya pabubuktan yung pintuan pag magbibigay ng pagkain na agahan. Kami ang alas 4 pa. Kinukulong po kayo sa kwarto? Kanina pa, alas 12 ng madaling araw. Ma'am, wow. Ma'am Analiza, kinukulong po kayo sa kwarto ng inyong amo? Hindi po ako sa amo ko. Wala na po ako sa amo ko. Binenta po ako sa agency ng iba. Hindi po niya ako sinoli sa agency ko. Ang sabi po niya, sarado na daw po yung agency ko. Wala na daw pong lisensya. Pero yung agency ko po sa Pilipinas, nakukontak ko po sila nung... Nakapagpabili ako ng SIM card ng katapon. Okay, pero saan po yung eksaktong location nyo? Alam nyo ba yung eksaktong location nyo? Yung location ko, yung saktong location ko, pero na-search ko na po siya sa Google Map. Ano po? Na-send ko na din po. Okay, sige. Mr. Orlando Nadora, Polo, Owa, Riyadh. Magandang hapon po, Sir Orlando. Gandang umaga po dyan, Mr. Rafi. Opo, umaga po, sir. Sir, ito pong OFW natin si Ma'am Analiza, wala na ho pala siya sa kanyang amo, pero siya po ibinenta sa bagong agency. So, alam ba niya kung anong agency yan, sir? Ma'am Analiza, so, anong pangalan po ng agency na pinagbentahan sa iyo? Seralci Premier po. Ano po, ma'am? Seralci Premier po. Seralci Premier. Opo. Saang lugar po kayo ngayon, Ma'am Analiza? Hindi ko po alam yung saktong location ko eh. Pero yung lugar, siyudad? Hindi ko din po alam. Okay. Sir Orlando, itatanong ko lang kung yung dati niyang agency, kasi yung registered agency niyo is Al-Safer Almase, Office for Recruitment. So, hindi kayo dyan dinala ng amo niyo? Hindi kayo ba idinala dyan ng amo nyo? Sinurrender dyan sa agency na yan? Sa Seralci? Ang sabi po sa akin ng amo ko, nung nandun pa po ako sa bahay nila, igayak mo yung mga gamit mo at ibabalik ka namin sa agency mo. Yun po yung sabi sa akin. Pero okay. Paglabas po namin, ipinunta po ako sa iba't ibang agency. Tapos yung meron po yung agency, siyempre po illegal yon kasi di ba po kailangan ng transfer ng agency to agency bago ka mai-transfer sa ibang agency. Hindi po nila ako kinuha hanggang makarating po kami sa agency to. Tapos iniwan po ako ng amo ko doon. Ayoko pong maiwan. Ang sabi po ng amo ko sa kanong may-ari ng agency, ayoko na ng amo mo. Hindi ka na ibabalik sa agency mo kasi sarado na yung agency mo. Yun po yung sinasabi nila. Pero okay. Nasa Google Map daw po yung kanyang exact location at naipadala na ata sa atin. Nasa Google Map na po yung exact location ko. Okay. Sige. Sir Orlando, ipapasa po namin yung exact location niya sa Google Map para mapapuntahan siguro natin. Nasa Riyadh lang po ata siya. Kunin ko lang yung contact number ni Analiza para makausapin namin personal po. Sige po, off-air sir, ibibigay po namin yung cellphone number ni Ma'am Analiza. Yes sir. Sige. Yes, sir Orlando, sobrang thank you sir ha. Mabuhay ka sir. No problem po. Magandang hapon. Okay. Umaga po dyan. Okay. So, Ma'am Analiza, po. Ngayong araw na ito,
pupuntahan ka dyan ng mga taga Polo Owa. Okay? Salamat po. Pero huwag niyo po muna ibababa yung inyong telepono. Opo. Dahil pag-uusapin po kayo namin off air ni Sir Orlando para makuha rin niya yung kanya, yung inyong cellphone number. Para opo, pwede kayong magkontakan from time to time hanggang sa kayo po'y ma-rescue ngayong araw na ito bago mag-alas 5 dyan. Okay? Total umaga pa naman dyan. Okay. Mama Nalisa, pasalamat ka sa kapatid mo. Napakabilis salamat yung pumunta rito. Salamat, ilang beses na po yung pumunta ng Manila kasi wala akong pakialam yung agency ko. Pag tumatawag po yung agency ko dito, yung Alsa, pero hindi po ako yung kinakausap nila kapag may problema ako. Ang kinakausap po nila, yung amo ko, kung ano po yung sinasabi ng amo ko, yun po yung pinaniniwalaan nila. Okay. Sir Orlando, nagpapasalamat yung sister mo sa iyo dahil ikaw ang gumawa ng hakbang na para makapunta rito at maingin ng tulong si Mama Nalisa. Napakabuti niyo pong kapatid. Sige ate, basta mag-ingat ka yan lagi ha. Makaka-uwi ka na ate. Kaya mo yan. Galing po kayo ng probinsya, sir? Opo, galing po akong Nueva Ecija sa bayan po ng Karanglan. O, lumuwas lang po kayo dito para makapagsumbong. Sige po, Sir Rolando, hindi po kayo mabibigo, hindi po masasayang yung pagpunta nyo rito. Today po, ma-rescue po natin yung sister nyo, okay? Sige po, salamat po, Sir Rolando. Thank you din po, maraming salamat din po. Thank you po. Ma'am Annalisa, huwag nyo po ibababa, sasaluin po kayo ni Odette. Ano po, ma'am? Opo. Yes, ma'am. Sige po. Thank you po, Sir Rolando. Thank you. Yan yung isa na namang, Nancy, yung klaseng pang-api na ginagawa sa ating mga OFW. Yung bang matapos maltratuhin ng amo at pinagsawaan ng maltratuhin ng amo, nagsawa ng amo sa pagmamaltrato sa OFW, ibebenta. Yung pagmamaltrato, kasama na dyan yung sinasaktan at hindi pinapasweldohan. Mm-hmm. Okay? And then, ibebenta yan sa, kung hindi sa iba pang tao, sa ibang amo, no? Sa ibang amo, kamag-anak, kaibigan, sa agency, ibang agency, mm-hmm, na pagkakitaan nila ng pera. Correct. Ito pala, 12 midnight pa daw siya huling pinakain. Biro mo. O, kita mo. Malupit. Parang hayop ang turing. At tapos kinukulong pa. Matindi. Ito po yung mga, kaya nga bayani ang tawag sa kanila. Dahil nga po doon sa sakripisyo na ginagawa nila para sa kanilang pamilya, yung mawalay sa kanilang pamilya, yung kalungkutan and everything. And then, pinapadala dito yung pera na pinaghirapan nila sa kanilang mga kamag-anakan na hindi lang mga kamag-anak nakatulong kung hindi maging yung ating bayan. Diba? Kaya ang advice ko po doon sa may mga kamag-anak na OFW, mahirap po ang buhay na inyong kamag-anak sa abroad. Sana po yung mga perang pinapadala nila up to the last centavo, dapat po tinitipid nyo yan at ginagastos nyo ng maayos dahil hindi po basta-basta. Yes, huwag nyong iwawaldasin. Blood, sweat, and tears. Yan po. Ha? Yung dinaranas ng ating mga OFW bago nila kitain yung pera. Mm-hmm. Kaya huwag nyo pong basta-basta nalang winawaldas yung mga perang pinapadala po sa inyo ng inyong mga kamag-anak sa abroad. Okay? Sige. Okay, at may mga bisita tayo dito. Ilan ba silang lahat? Sige po, pasok po kayong lahat. Mas mainam yung mas marami. Sige, si Criselda Austria, Joyce Chavez et al. Medyo marami-rami po sila. Andito silang lahat, idol. Oh. Para humingi ng tulong. Okay. At makuha yung kanilang isang buwan na sweldo na hindi pa rin po binibigay sa kanila. Tuloy po. Ng Global Link Holdings Corporation. Sige Global po. Link. Sige. Lahat kayo, tuloy pasok. Po, pasok. Opo. Kasya po tayo lahat dito. Kahit sige po. Dito. Ayun, kasya po tayo. Sige, pasok. Makapasok lahat. Yun, kulang pa. Pwede. Tuloy-tuloy lang po. Sige. Pasok ilan po ba po kayong lahat? Kahit na 60, kasya. Ilan, ilan po? 19. 19 lang pala. So, sakala ko, 60. Eh, di ba minsan nagkasya dito 60? Wala na, yung mga PAL employees ba? 19, para? Kulang pa nga to eh. Oo, konti pa lang to. Konti pa lang to, kalahati. Dati pati dito, oh. Wala pa sa kalahati ito sa mga yung nag-top dito na 60. Diba? Oo. 19 lang pala. Anyway, sige, yan. May sobra pa pong upuan doon. Dalawang spokesperson natin. Sige, umpisa natin kay Ma'am Criselda. O, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. At saka kay Ma'am Joyce, sino mo na magsasalita?
Sige po, ako na lang po. Kaya na lang po. Sige po, Ma'am Griselda, ikwento niyo po ito inyong inahing. Di bali po, sir, ano, isang buwan na po kasi kami kahapon na delayed na po yung sweldo. Tapos yung ano, mga previous po, taon na po actually na lagi pong partial installment po. Sa loob po na isang cut-off, minsan tatlong beses po kami pinapartial. Yung isang cut-off po, 1 to 15 yun? Opo. Okay. Mga tatlong beses po siya minsan pinapartial, installment lang po lagi. Parang bali. Opo, ganun po, partial lang po talaga. So lalabas na parang kayo pang may utang na loob sa kanila dahil pinagbali kayo. Opo, ano ganun na dahilan? Nga po. Anong binibigay sa inyong reason? Wala din po kasi kaming maanong dahilan dahil yung mga boss po, hindi po talaga namin nakakausap. Wala pong pumupunta sa office namin. Yung superior lang po namin na supervisor, yun lang po yung... Anong pangalan po nung supervisor? Angela Nora po. Angela Nora. Ano po ba itong Global Link Holdings? Anong kumpanya ho ito? Anong klaseng kumpanya ito? BPO po, non-voice po siya. Ano ibig sabihin po ng non-voice? Encoding po kasi kami. Po. Mandata. Encoding po. BPO na data. Opo. Meron palang ganun. Hindi boses pero sa opo, computer. Opo, non-voice po. Computer lang po. So data po, entry lang po kami. So, kayo po yung mga parang call center. Parang, data call center ang tawag niya siguro. Mga encoder po. Si Miss Angela Senon, ito na po yung supervisor opo. Niyo. Nasa telepono. Magandang hapon po, Miss Angela. Ma'am? Ma'am Angela, opo. Magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Good afternoon po. Si Rafi Tulfo po sa Radyo Siko. Ma'am, andito po yung 19 po ninyo mga empleyado. Opo. Ang kanila pong hinaing, palagi po nadidelay yung kanilang sweldo at puro na lang po partial. Bakit opo. Hindi po sila bibigyan ng sweldo sa tamang oras at buo? Opo, sir. Actually po kasi hindi po ako ang ano doon sa sweldo nila kasi supervisor lang po nila, production supervisor po ako. I know. Pero bilang isang supervisor, ikaw ang nagre-represent sa inyong management, di ba? Yes, sir. You represent the management. So, ikaw dapat ang nagsasabi doon sa mga taga-management na yung iyong mga tauhan ay naghihingalo na at hindi nakakapagsweldo ng tama. Kaya kailangan dapat ibigay na sa oras yung sweldo. Ikaw dapat ang sasabi ng ganun sa kanila kasi sila hindi nakakapagdiretso eh, di ba? Opo. You represent the management and then you represent the management at the same time you represent these people to the management. Mukhang hindi mo ata ginagawa yung trabaho, Ma'am Angela. Ay, hindi po, sir. Ginagawa ko po. Kasi po, ang... Ma'am, kung ginagawa niyo po yung inyong trabaho, edi dapat, ma'am, nakakuha kayo ng tamang kasagutan mula sa upper management kung ano talagang dahilan bakit nadidelay yung kanilang mga sweldo. Wala pa pong dumadating na remittance from the client. Walang remittance opo. From the client. Opo. Naghihintay lang din po kami ng remittance from the client kasi po, yun po yung ibabayad din nila sa amin. Kasi yun din po yung sinasabi sa akin ni management. Nasabi ba sa inyo yan? Walang remittance sa client? Mm-hmm. Ngayon lang nasabi? Opo. Dapat po sinasabi nyo yan sa inyong mga tauhan. Hindi po. Ang sinasabi ko po sa kanila is pagka nagtatanong, nag-follow up po ako, sinasabi po, kasi po since Monday po, nag-follow up po ako, ang pinangako po sa amin is Wednesday, kahapon po. Anong pangalan po ng client? Anong pangalan po ng client? Hindi ko po alam, di po ako aware, kasi po ang client po namin ay US-based eh. Sa US? Opo. Okay. Pero dapat ma'am, kapag may mga ganong klaseng problema, agad-agad, pinupulong niyo po ang inyong mga tauhan at sinasabi mo sa kanila. Hindi, actually po. Hindi yung wala kayong imik-imik, tapos ngayon saka mo lang sasabihin dahil nagsumbong sila. Kung hindi pa sila nagsumbong, hindi pa nila malalaman yung problema. Alam po nila yon ever since. Nagpa-follow up po ako. Wednesday po kahapon, nag-text din, nag-iintay lang din po ako ng Wednesday since wala pa po din sinasabi sa akin ang management kung meron pa. So wala pa rin po ako katagal kanila. Yung inyong kumpanya? Yun pong aming site ay since 2011 po. Or 2011, so matagal-tagal na pala. So ma'am, hindi po problema ng mga tauhan ninyo kung hindi pa nakapagbayad ang inyong kliyente na nabigyan na po nila yung kanilang servisyo. Dapat po, kayo nang gagawa ng remedyo na mabigay yung kanilang sweldo on time. Nandiyan po yung kayo po'y gagawa ng aksyon tulad ng pagsasanla, pagbebenta ng inyong mga ari-arian, paglo-loan sa bangko para may pang-sweldo sa kanyang mga tauhan. Apo.
dapat nga po mahaba ang inyong PC. Yan sinasabi namin palagi rito. Dapat kayong mga kumpanya, dapat meron kayong mga enough capital namin, pang sahod sa mga tao ninyo kapag nadeli yung kliyente. So okay, paano to ma'am? Wala bang balita kung kailan masisweldoan sila? Naghihintay pa rin po ako ngayong buong maghapon. Eh, since hindi po sila pumasok lahat kaninang umaga, kaya hindi ko po na-relay sa kanila na maghihintay pa rin po ako ngayong maghapon. At kung wala po akong, kung wala pong sweldo ngayong maghapon, eh magpapa-freeze muna ako ng production para hindi, para ma-alarma din sila, kasi pagka wala ka ng production, aalarma sila. Since okay, hindi po sila nagsipasok ang kaninang umaga, paano ko po masasabi na wala pong dumating kagabi? Okay. Gusto mo magsalita? Opo. Palagi ko po silang ina-update. Kahapon ko lang sila hindi ina-update kasi nga naghihintay pa rin po ako kahapon. Dapat po kaninang umaga ako magre-relay, pero hindi po sila nagsipasok lahat ni kaninang umaga. So wala po akong nasabihan. Hindi ko po nasabi sa kanila. Ma'am Griselda, gusto mo salita? Sir, kasi may mas mataas pa po talaga kay Ma'am Angie. Wala lang po kaming contact number, kaya po yung number po niya yung nailagay namin kasi siya nga po yung immediate superior po namin sa ngayon. Ang kinaano lang din po namin kasi lagi po kami pinangangakuan na gantong araw. Mm-hmm. So papasok po kami kasi makikibalita po kami dun sa sweldo. Dahil iyon lang din po talaga yung inaasahan namin, yung susweldoin lang din po namin. Kaso pagdating po namin dun sa araw na yun na pinangako nila na may sweldo, wala po. Kagaya po last week, Friday daw po, tapos Saturday, tapos hanggang kahapon po. Kaso kahapon po, may pumunta po doon na mga boss, wala naman pong kumausap sa amin kahit isa ni, hindi po kami tiningnan man lang binisita o... Anong pinunta doon ng mga boss? May meeting po doon sa baba, eh, hindi po namin alam. Yun nga po. So hindi na sinabi sa inyo kung anong napag-meetingan? Wala po, tapos hindi po kami kinausap kung ano po bang balita sa sweldo, kung kailan po kaya. Yun po yung hinihintay namin, yung kausapin man lang po sana kami. Kaso kahapon po wala po talaga. Oh. Umuwi na lang po basta yung mga boss kasi may mas mataas pa po talaga ng mga boss kay Ma'am Angela. Hindi naman po siya yung nare-reklamo namin. Kundi yung mas mataas pa po. Wala po talaga kaming kilala, wala kaming contact number. Actually, siya ho dapat ang ireklamo kung akong tatanungin kasi siya po ang immediate supervisor at wala ho kayong access dun sa sinasabi niyo mga big boss. Opo. Because they're gonna talk to you. So this girl, Ma'am Angela Senon, is the one that you should be talking to. Lahat ng mga problema nyo, sinasabi nyo dapat sa kanya at dapat siya ang nagsasabi sa mga big boss, ito mga tauhan ko, kawawa naman, ano bang nangyari? And then from time to time, kung anong information ang kuha niya, sinasabi sa inyo. Kung hindi niya kaya gawin yun, eh huwag na siya maging supervisor. Tama ba ako, Ms. Angela? Yes, sir. Pero yun po, kahit itanong sa kanila, updated po sila kung anong sinasabi sa akin ng big boss, inare-relay ko. Hindi, po yung sinasabi nila, ma'am, halimbawa yung mga big boss pumunta raw doon sa opisina at nag-meeting. Right after the meeting, ni si Hai, ni si Hoy, wala man lang pasabi kung bakit nandun yung mga big boss at anong mga pinag-usapan. Dapat, ikaw na mismo, you find your the initiative na kausapin yung mga big boss. Mga big boss, pasensya na po, mamawalangga lang na. Ano bang sitwasyon? Di ba? Ano ba na pagmitingan nyo? Ganunin mo. At pagkatapos, sasabihin mo, mga staff, 'di ba? Kanina nandito yung mga big boss natin. Ito yung napagmitingan nila base doon sa information na nakuha ko. Ganun ka dapat. Opo, diba? Pero yung kahapon po na nangyari na nandoon ang mga big boss, unang-una po, since yun po ay aware ako. Hindi po ako nag-intrude doon sa meeting nila kasi po yung meeting na yun po ay I know. Okay, huwag ka mag-intrude. Tama lang talaga dahil hindi ka naman imbitahan doon. Pero right after the meeting, isa man lang doon sa mga big boss, maglakas loob ka na, kalabitin mo man lang, sir o ma'am, mawalang galang na po. Ano ho bang nangyari? Ano ho bang sitwasyon? Kasi po akong naipit dito sa mga tauhan natin. Can you give me an update? Ganun. Pwede mo naman sabihin yun na bakit sisigawan ka ng big boss mo? Sisibakin ka ba? Because of that, of course not. Karapatan mo yun eh. Di ba? Opo. O, hindi mo ginawa. Bakit? Takot ka? O incompetent ka? Hindi po. Dahil hindi po ako aware na tapos na yung meeting nila at umalis, nakaalis na pala sila. Kasi kaya nga, ma'am eh, nagmi-meeting sila, babantayan mo sila. Abangan mo sila sa... Production din po ako kahapon, sir. It doesn't matter. Kahit nasa production ka, ma'am, mas importante yung sweldo ng mga tauhan mo. Kasi kung sa akin nangyari po yun, yung mga tauhan ko hindi nagsisweldo,
Abay, di bali naman si Bak ako ng boss ko, lalapitan ko ang boss ko. Hindi ma'am, di ako nagbibiro. Lalapitan ko yung boss ko, sabihin ko, boss, ano ba nangyari? Kaming walang sweldo. I know. Di sabihin mo, siyempre, huwag mong gamitin sarili mo para hindi maging self-serving. Sabihin mo yung mga tauhan mo na napakarami mga tauhan, sabihin mo na mukhang nagwawala na rito, di ba? Magamit ka ng ganun salita na mataranta sila. Di ba? Ma'am, huwag kang matakot kung ginagawa mo yung trabaho mo. Hindi, kasi baka ikaw ina-intimidate ka sa mga boss mo. At saka huwag kang ma-intimidate, saka hindi naman kagalang-galang yung mga boss mo kasi kung kagalang-galang sila, dapat nagpapasweldo sila ng tama. Ba't mo galangin yung mga boss mo ng mga balasubas? Di ba? Pag mga balasubas, you have to speak the language they understand. Eh, balasubas sila eh. Then dapat maging balasubas ka rin sa kanila, kalabitin mo, psst, oy, sana yung sweldo ng mga tauhan natin. Ganunin mo. Di ba? Pero kung kagalang-galang sila, eh galangin mo, sir, excuse me po, pasensya na po, yung sweldo po ng mga tao natin, ano na kaya, sir? Ngayon, tina mo. Opa, actually po kayo, kausap ko nga po yung boss ko. Sabi ko po, wala pong pumasok na tao. Hindi po ako pinasukan ng production ko. Paano po iyan? Sabi niya, Angela, intay lang po tayo ng hanggang mamayang gabi. Eh, hanggang mamayang hapon. Sabi ko, sige po, maghihintay po ako na hanggang mamayang hapon. Kung wala pong dadating, pwede po bang i-freeze na natin ang production natin starting tomorrow until makapagbayad sila. Ang sabi sa akin ng boss ko, oo daw po. Sino po yung boss mo para malaman nila? Anong pangalan po ng boss na yon? Si Ma'am Tess Pasag po yung kilala niyo operation manager namin ngayon. Tess Opo, Pasag? Nakakaharap na po nila yon. Operations manager. So, ano pong sabi ni Ms. Tess Pasag, yung operations manager? Na mag-antay hanggang ngayong gabi. Opo, hanggang ngayong hapon, kung wala po, ipifreeze na namin yung production namin until magpagbayad sila. Okay. Sige. Sir, kasi napagkasunduan din po namin na willing na po kami na umalis na, mag-resign na, basta bayaran na lang po nila kami, ibigay po nila kung ano po yung nararapat na ibigay. Kasi sir, simula po February, hindi po nahuhulugan yung mga yung dapat na benefits po namin, mga SSS po, hindi po nila nahuhulugan Opo, tapos po, pinangakoan po nila kami na 2 to 3 months daw po, hintay-hintay lang daw po kami. Kasi before po, under agency po kami. Opo. So yung nagka-problema din po ang agency sa payment ng Global dahil hindi din po nagbabayad. Na umabot po sa 1 million daw po ang utang ng Global. So binitawan na po kami nitong agency. So kinuha kayo direct hiring na? Opo, sabi, magiging direct na daw po kami, maghintay lang daw po kami 2 to 3 months para ma-register daw po yung bagong company name. Kaso po, simula po nun hanggang ngayon, wala po, hindi po nahuhulugan yung mga SSS namin, PhilHealth, Pag-ibig. Naloko na. Ma'am Angela. Tapos wala din po kaming health card, kaya ang hirap po, wala po talaga kaming benefits na nakukuha. Sandali. Tapos delayed pa po yung sweldo, 1 month na po kahapon. Okay. Yusek Joel Maglungsod ng Dole. Magandang hapon po, Yusek. Oy, magandang hapon sa inyo, Brad Rafi, no? Salamat po sa pagtanggap ng tawag namin kahit na holiday. Ay, no problem. So Yusek, kanina pa ako kayo naka-monitor. Sa Davao ngayon, sa Tagum, mayroon kaming National Mindanao Summit ng Family Welfare Program. So, okay. Dito ako since last night. So anyway, okay naman yun. Maraming salamat sa pagtawag. Ano ba yung pwedeng itulong namin sa mga manggawa natin dyan? Okay. Sir, yung kumpanya, 7 buwan na, hindi po nakakapagpasahod ng tama at hindi nakakapagbigay ng tamang benepisyo at pinaikot-ikot lang po sila, pagod na itong mga tao. Ano po yung advice ninyo? Ano po magandang gawin dito sa Global Link at saka dito sa mga empleyado nila? Well, unang-una dito, Sir Rafi, no? Violation siya ng batas, no, sa paggawa. Dahil hindi pwedeng hindi bayaran yung mga social privilege o protection ng ating mga manggawa tulad ng ISIS, Pag-ibig, PhilHealth. Mm-hmm. Mas lalong discriminatory yung pag-delay-delay ng mga salary nila. So, immediately, ang gagawin natin dyan, yung leader natin dyan, sino ba yan? Angela ba yan? Opo. Papuntahin na lang sa office bukas. Kahit makarating ako ng siguro mga after lunch ako makarating, pwede naman magpunta doon kasi may tayo doon mga lawyer sa opisina natin. Okay, may mga tulad ng ibang mga ginagawa natin, napunta natin para kasi ang gagawin natin dyan, Rafa, kung ganun man yung situation, napabalik-balik na yung problema, posible na yung promesa ng management na ngayong hapon, baka hindi pa rin mangyari yan. So immediately,
gagawin natin, kausapin natin sila para pabigyan natin ng notice directamente yung global link para ipatawag natin sa opisina. Okay, para good. Madali. O, kasi hindi pwedeng i-ano nila eh. I-delete-delete nila yung mga sahod ng ating mga manggawa eh. Nakabudget na niya, kulang pa nga yung budget ng sahod ng magagawa natin, i-delete-delete pa nila. Mm. So, ano yun, violation sa batas natin. At pangalawa, ang isa pa, lahat ng mga manggagawa, no, kung ano man yung tipo ng ano nila, trabaho, regular man, contractual o casual, may karapatan ng lahat ng mga labor standards. Minimum na ano sahod, yung mga benepisyo nila, mayroon dapat ibibigay sa kanila lahat yun. Okay. Sir, may tanong ako, ano, kasi ayaw na nilang magtrabaho dito sa Global Link kasi nga po balasubas. So, they will be considered as resigned. Pero sir, ang pagkakalam ko, pag resign, hindi sila makakuha ng benepisyo. Ang gusto ko sana mangyari, eh, dahil balasubas naman talaga kumpanya, aalis na sila sa kumpanya, ibibigay po yung kanilang sweldo at the same time, yung kanilang mga ano ba tawag na pag nag-resign ka? Separation pay. Yung separation pay. Oh, hindi naman kasi nila kagustuhan na mag-resign. Eh, gusto nila umalis dahil balasubas yung kumpanya. So, correct, sir, entitled pa rin sila sa kanilang separation pay. Yes, of course. Oh, kaya isama natin yan doon sa conference. Kasi para maano natin, isama natin. Pero as long as na kung magkaroon, i-correct no yung ng management yung compliance with the close monitoring ng DOLE, baka pwede pang mano kasi mahirap din ngayon mag ano hanap ng trabaho yung mga manggawa natin lalo na ganyan marami sila so baka mahirapan sila hindi sir, tama lang para sa akin nalayasan na nila itong kumpanya kasi balasubas wala man lang inisyo especially mga big boss nila sir nagugutom na yung mga empleyado tapos mamaya magmi-meeting sila kuno pagkatapos ng meeting wala man lang pasabi na itong sitwasyon ngayon ng kumpanya natin pagpasensya niyo na wala balasubas tama lang nalayasan talaga di ba anyway sige, sir, sasamahan po namin sila sir diyan sa inyong bukas, tanggapan bukas. Sige thank you sige salamat po Yusek ha okay salamat brother magandang hapon po sir so sasamahan lang po namin kay Yusek bukas pala dito sa Manila sa tanggapan ni Yusek maglungsod ng DOLE at doon ipatatawag na itong Global Link yung mga big boss tapos doon mag-usap-usap tama ho kayo layasin niyo na itong balasubas na kumpanya pero dapat bukod sa back pay yung sweldo niyo back pay separation pay dapat mabigay din opo okay opo. Sige po ilakad natin para mabigay lahat ng mga benepisyo niyo maganda po maraming salamat po sir thank you po. Okay, at mag-news break muna tayo, Idol. Sige. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pamigoreng ng Indomie siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bitter Go na may sangkap na ampale extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, ito po ay tumutulong din sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with BitterGo. At sa mga kaibigan naman po natin na mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle.
Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. At may magandang sabon naman na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa tagline itong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon, tumawag lamang sa 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Philippine Standard Time, alas 2:42 ng hapon. At sa mga call center agent na nasa night shift natin na mga listeners, problema nyo ba ang pagod, puyat at stress? Mag-Robust Energy Capsule. Ito po ay may energy boost formula mula sa Taurine Ginseng, Sodium Ascorbate, Vitamins B1, B6 at B12. Kasama po ang tamang diet at exercise. At wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Gawa po ito ng 80s Healthcare International Corporation. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita! Aksyon! 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 News Update! Ang oras, 2:44 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nagsagawa ng major revision ng Senado sa Comprehensive Tax Reform Program. Sa panukalang inihain ng Senado, magkakaroon ng 5 pisong buwis sa bawat litro ng inumin na may caloric sweeteners, 3 piso sa may non-caloric sweeteners at 10 piso para sa inumin na gumagamit ng high fructose corn syrup. Balak itong ipatupad sa unang 2 taon. Hindi naman sinama sa bubuwisan ng 3-in-1 coffee dahil ito ang most consumed food item ng masang Pilipino. Hindi rin nasama sa panukala ang plain milk, infant formula at growing up milk, gayon din ang mga powdered, ready-to-drink, flavored at fermented milk products na wala pang 5 gramo ang sugar content sa bawat 100 milligrams. Hindi rin sinama ang mga natural fruit and vegetable juices, unsweetened tea, meal replacement at medically indicated beverages, maging ang cocoa sugar at stevia-based sweetened beverages. Ang Philippine Standard Time, 2:45 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Bakit ang Pilipino, kahit anong bigat ang trabaho, di sumusuko? Para kumita. Para makaahon.
para umasenso. Para sa may tunay na ipinagyalaban, di pwedeng basta-bastang lakas. Kailangan tunay. Kailangan Cobra, ang number one energy drink. May lakas ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol na tumutulong para tuloy-tuloy ang laban. Para sa pamilya ko. Pag mahalaga ang pinaglalaban, kailangan mo ng lakas na tunay na maaasahan. Coco Martin po, para sa Cobra. Lakas ng Cobra! Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Sa mga araw-araw lumalaban, ito ang para sa inyo. Cobra, may laban ka! Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano mang araw, i-Sabado Nights na. Mag-San Miguel Pale Pilsen na. Sarap ng urin, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, i-Sabado na. I-Sabado Nights. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang porma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy,
Wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon po na lamang talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat-sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Because your health means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Go! Organic as a yeast. It's health and beauty is what you seek. Healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Magandang paalala. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng... Yan na si Birthday Boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Daming bisita! No problem! Dishkarte lang with CDO Carne Norte! Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries... Ang madishkarte, handa sa kahit anong handaan! CDO Carne Norte! Number one na, mas pinasarap at pinamiti pa! Versus previous formulation, mas sulit naman sa hog! Mas maraming dishkarte! The best ka talagahan! CDO Carne Norte! Sikretong sahog ng madishkarte! Yan ang mga taga-Section B! Ha? Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas na uric acid sa ating katawan. Masakit yan! Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na! Take one capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Megacryl 500 White dahil maputi-maputi ang Megacryl, maputi-maputi ang Megacryl, maputi ang Megacryl. Makatawan, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling, magaling ang Mega Krill, magaling, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol.
For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan at ng Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil. At si Alias lamang ito, idol, kasi 13 years old siya. Minoridad. Kasama niya si nanay all the way from Balungao, Pangasinan. Paano po ito, Balungao o Balungao? Balungao, Pangasinan. Ang reklamo nila ay isang pulis, si SPO1, na di umano'y nanakit sa kanyang anak. Nangyari po ito September 18, 1 p.m. sa isang basketball court sa Balungao, Pangasinan. Maganda nga pong po nanay at boy. Si nanay magkwento, si boy na lang. Nay, po, idol. Paano ba nangyari, nay? Ang nangyari po, tanungin, kasi nakipag-away po siya. Okay. Tapos, nung nakipag-away, di... Saan po siya nakipag-away? Doon sa court po, sa Balungao. Court? Korte? Hindi po, sa gym. Ah, basketball court, court siguro. Po. Okay. Mm. Tapos sige. Yun po, nakipag-away. Tapos nung inano ng pulis, inano daw siya, sinaktan po. Okay, kausapin ko na lang siya. Maroon siya mag-Tagalog, no? No po. Si alias boy. Alright. Sino yung kaaway mo sa basketball court? Ang tanong mo, isabi mo. Boy, sino yung kaaway mo doon? Si Joshua po. Si Joshua. Ilang taon si Joshua? 17 po. Okay, so pareho kay Minuti. Dad, ikaw ilang taon ka? 13 po. 13 versus 17 years old. Bakit kayo nag-away? Anong pinag-aawayan nyo? Yung karera kasi po ng motor. Okay. Niloko ko lang po na yung pusta ay nilakihan ko. Pero kumpara loko ko lang po yon. Pero sineryoso niya na. Pero meron kayong pustahan? Nagpupustahan kayo? Wala po. Ano lang? Sinabi ko pong 22,000 ang pusta niloko ko. Pero nung sinabi niyang hindi niya maabot yung pusta, sabi niya ay magboxing na lang daw po kami. Ah, so magpupustahan sana kayo? Sa kwento lang po. Doon sa karera ng motor? Opo. So yun ang pinagmula ng gulo? Opo. Alright. So hindi natuloy yung pustahan, nagsuntukan na lang kayo? Opo. So paano pumasok sa eksena si SP1 Medios? So habang nagsuntukan kayo, dumating itong si SP1? Magkatabi lang po kasi yung gym at police station. Alright. So habang nagsuntukan kayo ni... pangalan ulit ng tao? Joshua po. Okay, habang nagsuntukan kayo ni Joshua, dahil malapit lang yung police station, dumating si SP1. Oh, idol. Anong ginawa ni SP1 sa iyo? Hindi po ako magpaawat kasi. Okay. Tinadyakan po ako. Ayaw mo magpaawat? Ayaw po. Kaya tinadyakan kanya. Ba't ayaw mo magpaawat? Gusto eh, police na yung nag-aawat sa iyo. Naka-uniform yung police. Gusto ko po kasing bumawi sa kalaban ko. Okay. Kasi nasuntok siya. Kaya alright. Nag-aalip. So, inaawat ka ng police. Tama na. Hindi maganda yung ginagawa nyo. Nagsusuntukan kayo. Tapos, police siya, naka-uniforme. Yun ay kasama sa kanyang trabaho sa peace and order na mampanatili sa lugar. Ayaw mo magpaawat kasi gusto mo makabawi. So tuloy-tuloy yung pagsusuntok mo dito sa kalaban mo. Hindi po ako nakasuntok. Inawat po siya. Kasi inawat ka. Kaya lang, ayaw mo magpaawat kaya nasuntok ka. Tinadyakan ka ng police. Saan ka tinadyakan? Dito po sa paa ko. Okay. Tsaka po, nung pagtadyak niya sa akin sa loob, nauntog po ako dito. Dito sa may bakal po.
Doon sa may Bakal. Oh, okay. Saan ka ba na tinadyakan? Dalawang beses po akong tinadyakan sa labas at sa loob ng police station. Anong nasa labas ka na tinatadyakan ka? Opo. Tapos na yung gulo? Tapos na po. Tinadyakan ka niya? Pumasok na po sa police station okay. Po. Pero Nay, pagkagalitan kita, pasensya na. Eh, bakit kasi yung anak mo, pinababayaan mo, kasi po yan, napag-alagaala lang sa basketball court at nakikipag-away. Hindi po sir, kasi nagbebendor po kami sa palengke, hindi namin alam na, kasi pumasok siya sa school, akala namin pumasok na nung pag-uwi namin, yun na. Ah, okay. So, oras pala ng eskwela yon at ikaw ay nagtitinda bilang vendor. Sige. Vendor po sa palengke. SP1 Eugene Medios, magandang hapon po SP1. Sir, SP1, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Okay. Sir, inami sa akin itong si Alias Boy, wag ko natin pangalanan dahil minor detail po ito, na siya ho ay nakipagsuntukan sa isang kalaro niya na nangalang Joshua dahil nga po nakapikunan doon sa pustahan. Yes, sir. Inaawat niyo na po siya dahil kasama ho talaga sa trabaho ninyo, may nakapagsumbong siguro sa inyo, dumating kayo, ayaw niya magpaawat, kaya ang ginawa po daw ninyo ay tinadyakan siya nung matapos hindi na po, yung gulo. Hindi po totoo yun, sir. Hindi po totoo yun, sir. May CCTV po dun sa likod namin, sir, ng munisipyo. Sige, paano ba nangyari? Base po sa inyong kwento. Andun na kami po. Kasi, sir, nangyari po yan sa likod lang po ng istasyon mismo. Okay. Yung pag-away nila. So, respondi po kami. Yun nga po, andun na po kami. Nagmumurahan pa rin sila. At okay. Pag pumulot pa po ng bato, pag binato yung kalaban niya. Okay. So, in that junction, sir, siyempre, medyo umilit ang ulo ko kasi nandun na kaming dalawa nung kasama ko. Nagmumurahan pa rin sila. Pumato pa. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, sir, hinawakan ko yung ulo at yung tuhod ko, medyo hindi ko ma-explain, sir, eh. Pero hindi ko po tinadyakan. Tinuhod niyo po siya? Opo, parang ganun po. Para ipapasok ko po sila sa station. Sa loob po ng station para doon sila mag-usap. Okay. I appreciate you doing your job, SP1, for that. Talagang dapat purihin ka, rumispondi kayo on time para matapos po yung gulo. Ano po? However, yes, let me remind you, kasama po sa inyong mandato na magkaroon po ng maximum tolerance, especially po pag mga kabataan po ang nag-aaway at lalo pat minor de edad. Ano po? Tama po, sir. Tama po. Sana, sir, sabihin na po natin, hindi na kayo nirespeto nito mga kabataan, nag-aaway pa rin sa harap ninyo at ay magpaawat. Then, meron pa naman po ibang mga pamamaraan dyan sa pamamagitan ng i-restrain sila, hawakan yung dalawang kamay nila, pwede silang posasan, di ba? Tama rin po yun, sir. Tama diba? Rin po. At pangatapos sila maposasan, lagay sila sa mobile, and then dalhin sila sa police station, patawag yung magulang, di ba? Patawag yung DSWD, then do what the DSWD will tell you. Pero, sir, wag po yung gagamit po kayo ng puwersa. Mababaliktad po kayo. Okay na po sana yung ginawa nyo, sir, na trabaho. Kaya lang nasamahan nyo po ng pagsisipa or pagtutuhod. Ngayon, sir, kayo ang nireklamo. Yun nga po, sir. Maliko po rin yun, sir. Maliko rin po yung pamamaraan ngayon. Opo, kasi pwede ho kayo makasuhan ng child abuse niyan. Sir, pwede ko pang kausapin si Isa. Sige, kausapin daw po kayo ng nanay, sir. Ay, sir. Yes, ma'am. Kasi, ikinuinto niyo pa yung pag-ano niyo ng anak ko na ginanon mo siya. Parang sinakal mo. Tapos, nung pinatawag yun ng asawa ko ng kinamugahan, Martes, yun nagalit ka pa sa asawa ko. Sinabi niya sa akin. Galit na galit yung anak ko sa Taiwan. Kasi hindi naman sana ako pupunta dito, sir. Pinapagalitan na ako ng anak ko sa Taiwan. Tawag ng tawag sa akin. Sinisisi ako. Pinapagalitan kung ano-anong sinasabi sa akin. Alam mo yun, sir? Yun. Hindi na sana ako pupunta dito. Gabi, umaga, ako tinatawagan ng anak ko sa Taiwan. Pinapagalitan ako yung ginawa niyo kasi yung anak ko, dapat hindi nyo sinaktan. Kung kayo, sir, ganun ang anak nyo, ano kayang masasabi mo, sir? Sinaktan mo yung anak ko. Kung ikaw ang, sir, ano kaya, sir, ang... Sa akin mo lang tanongin kung sa akin po yun.
eh talagang magagalit ako. Magalit ako kay pulis. However, ito pong gagawin natin. Ano? Hindi sir. Kasi, kung sinabi ng anak ko sa Taiwan, sir, na sinabi nyo pa na pwede nyo raw kasuhan yung anak ko sa Taiwan, anong kaso na bibigay nyo sa anak ko? At tika muna. Tinakot ni SP1 na kakasuhan yung anak nyo sa Taiwan? Opo. Teka muna, SP1, okay ka na sana sa akin. Eh, bakit pati ba naman yung nasa Taiwan na anak niya ni nanay na walang kinalaman po sa problema at kakasuhan nyo? Sir, oh, naman. Hindi po, sir. Ganito po ang nangyari. Sir, pumunta po yung tatay doon. Oh. At kasi nga po, sir, nabigla rin po ako na Facebook po. Hindi naman po totoo yung Facebook nila. So sabi po, pwede po namin kasuhan. Mapailan po yung kaso kung sino nag-upload nito. Sabi ko po, sir. Ano pa ba naka-upload sa Facebook? Anong nakalagay sa Facebook doon? Iwan ko sa kanila, sir. Sila ano po ikakaso nyo sa nanay na nag-upload, sa kapatid na nag-upload sa Facebook? Yun po, sir. Hindi ko pa po alam, sir. O, paano mo kakasuhan yung isang tao sa ginawa niya na pagpo-post sa Facebook na hindi mo naman alam kung ano yung pinost? Yun. Hindi po, sir. Ang pinost po, sir, ay yung picture po ng kapatid nila na sinuntok ko raw po. Okay. Yun po ang pag-isip. Yun po sana, sir. Ang itatanong ko muna sa pao kung ano pong pwedeng isang pangkaso. Alam mo, sir, talo ka, sir, kasi bata to eh. Bata to, sir. Eh, alam mo, meron tayong batas na kapag sinaktan mo yung bata, pinagbuhatan mo na ka ba yung bata, pwede kang kasuhan ng child abuse. Yes, sir. Yes, sir. Malabo, sir, na yung bata, kakasuhan mo, yung minor de edad, kakasuhan mo, no can do, sir, sa pagputi ng uwak. Maliban na lang po kapag na-repeal na nabago na po yung batas tungkol sa mga minor. Ang mga minor sa matter of fact, sir, hindi sa nakikinig tong bata at kinukusinti ko, ito namang reality. Ang mga minor nga po dyan, sir, eh, di ba? Gumagawa ng kung anong klaseng krimen, hindi kayang pakulong ng ating batas. Dahil nga merong batas na hindi sila pwede ikulong. Tapos ngayon, sasampahan mo siya, itong bata, para makulong, itong minor de edad. Hindi, sir, baka ikaw pang makukulong. Alam mo yan? Yes, sir. Yes, sir. Ang pinakamaganda na lang gawin, kapag may ganito, mga bata, minor de edad, nag-aaway, maximum tolerance, awatin mo. Pagkatapos mo maawat, sir, then dalhin mo sa presinto, ipatawag mo yung nanay, ipatawag mo yung DSWD, yun, mag-usap-usap kayo doon. Ang DSWD, sir, ang magawa ng desisyon. Sir, pwede pong sabihin yung sinabi niya sa asawa ko, sir? Na? Kasi nung Martes, tinawag siya, nung nandun kami sa... Ano po sinabi sa asawa niyo? Sabi daw niya, Manong, halika dito, dito, upo ka dito, sabi daw niya. Eh, di, yung asawa ko parang na ano. Natakot. Oo, di, imbes na hindi niya sasagutin, sinagot na niya. Bakit? Sabi nga nun, yung sinisi niya yung inano ng anak ko na ano na sa pinos niya. Sabi daw niya, oh, bakit? Hindi niyo ba ako kilala? Hindi niyo ba ako kilala? Sabi daw niya. Kung pera lang ang pinag-uusapan, sabi daw niya. Sa asawa ko. Okay. Ma'am, huwag natin pakabahin. Ito, pareho may mali on both sides, ano? It just so happened na ito pong anak ninyo ay minor de edad. Kung ito po'y matanda lang, pagagalitan ko po ito. Ayoko lang po pagalitan dahil bata. Kung ito po'y nasa tamang edad, baka pinalayas ko na po ito. Hindi ko po gagawin sa kanya dahil bata po siya. May mali po talaga ito. Oo, mali po. Yung pulis po nag-react lang. Pero meron pa rin maling pulis kasi hindi siya gumamit ng maximum tolerance. Especially, minor edad po ito. Sana pinag- pag-ayusin ko na lang po siguro kayo. Opo. Diba? Kasi, mas maganda po siguro pag-ayusin ko na lang kayo. Kasi gusto nyo yung anak ko na ayusin yan. Baka mamaya yes. Makipag-away na naman, sir. Ganyan na yes. Naman daw ang mangyari. So ngayon, boy, ako makikiusap sa iyo. Hindi kita pagagalitan kasi bata ka. Diba? Sabi ko kanina, kung ikaw ay matanda lang, eh, baka namura na kita at pinalayas na kita rito. Pero hindi ko gagawin sa iyan. Bata ka. Okay. Dapat maging masunurin ka rin, hindi lang sa iyong nanay, sa mga otoridad. Boy, halimbawa, otoridad meaning yung mga guru mo, yung police, otoridad yan. Yung mga nakakatanda sa iyo. Pag sinasaway ka at meron kang ginagawang hindi tama, sundin mo. Lalo na itong mga police. Inaawat ka eh. Dapat nagpaawat ka. Diba? Opo. Lalo pat naka-uniforme. Respetuhin mo yung uniforme niya. Halimbawa, galit ka dyan sa kanya, dito kay SP1, galit na galit ka sa kanya, gunggong siya sa palagay mo. Pero naka-uniforme siya that time at ginagawa niya ang trabaho niya. Respetuhin mo yung uniforme niya, okay. Yung paggawa niya ng trabaho. Pag inawat ka niya, paawat ka. Okay.
Pag inaawat ka ng teacher mo, makinig ka sa teacher mo. Okay? Now, nag-react si SP1 dahil nga nasaktan din siya doon sa pangyayari na hindi siya narespeto hanggang sa nagkapatong-patong yung problema. Pwede ba natin ay ayusin na lang to? Pwede po. SP1? Yes, sir. Nakikinig po ako. Pag-ayusin ko na lang po kayo? Walang problema sa akin, sir. Basta po kayo po. Okay, SP1, hindi na ho kayo gagawa ng kung ano nung hakbang na pag-initan tong... kasi siyempre natatakot po sila, kaya po isang day lang kaya po sila punta rito, eh baka naman daw sir, eh babalikan nyo sila. Hindi nyo po gagawin yan, tama sir? Hindi po gawain po ng kunyon sir, ng pulis po dito sa probinsya namin sir, sa Balungaw. Hindi po gamit ganun ang pulis dito. Good. Okay, saan lang po no. Siyempre, ikagarantiya ni Captain Dennis Kabigat, yung hepe. Captain Kabigat, magandang hapon po sir. Captain Kabigat? Hello sir? Wala na si Captain Kabigat. Now, sa party mo naman ay... At sa iyo, boy, hindi ka sasampa ng kaso dahil laban sa police. Hindi po. Okay, good. I'll take your word for it. Ha? Nangangako kayo na hindi rin kayo sasampa ng kaso sa police dahil ito, tatapusin na natin dito. Okay, okay sa iyo, boy, wag mo rin kakasuhan ng police. Nay. And then si police naman, hindi na kayo harasin. Magrespetuhan na lang kayo. Respeto ang tawag niya. Respeto sa isa. Respetuhin na ngayon ni police from now on yung pagiging minor de edad mo. Next time, pag nakita nga niya dyan pag-alagal sa kalye, tatawagin niyang nanay mo, tatawagin niyang DSWD, aawatin ka. Okay. Diba? Gagawin ko ano yung tama. At least, ikaw naman, pag nakita ka ng pulis, naka-uniforme, ginagawang trabaho, inaawat ka, magpaawat ka. Okay? Okay. Okay. Nandiyan na ba si Captain Dennis Kabigat, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nandito po. Magandang umaga, hapon po. Opo. Pinag-aayos ko lang po itong dalawang panig, sir. So, gusto ko lang po makuha sa inyong assurance din na si SP1 Medios. Nangako naman po si SP1 Medios na hindi siya gagawa na ng kung anong klaseng hakbang na maharas o matatakot po itong nagsusumbong sa amin. Igagaranti niyo po yan, sir? Wala pong problema yan, pero naririnig ko kanina. Pwede po akong magpaliwanag din? Sige po, sige po. Oh, kasi ito po, sa totoo lang, nandito rin ako noon nangyari niyan. Opo, sir. Oh, ngayon yun, sir, na yung bata na yan, mag-away ng bata yan. Ngayon, nakainom kasi yan, nalasing yan yung bata. Nakainom yan, hindi kasi binanggit ni ni Medios. Ah, nakainom ka ba, boy? Kaya awatin yan, hindi magpaawat kasi nakainom. Ang kulit, hindi pa kaya ng anuhan yan. Kaya kinuha ng ating pulis, pinasok, tapos nakikoordinate dyan sa DSW, pumunta yung DSWD, kinakausap pa yan bata dyan sa loob. Okay. Kinakausap yung bata dyan sa loob ng police station. Nandiyon yung nakasama yung DSWD. Opo. Talagang sobra rin. Hindi nakikinig. Sobrang nandiyan din yung sumuntok sa kanya na bata rin. Opo. Hindi police ang sumuntok sa kanya. Kaya pinanuhan nila na sinuntok ng police. Yan yung mata niya. Yung kalaban niya ang sumuntok sa kanya. Ngayon, gumanti yan, gumuha ng bato, binato na ngayon, muntik man at bato yung isang pulis na kasama ni Medios eh. Yung naririnig ko kanina, Sir, meron kang mga sinabi dito na bago na hindi po sinabi ni SP1 Medios, at least nakikinig po yung nanay para yung nanay naman malalaman kung anong pinagagawa ng anak niya. At saka yung... excuse me sir, so nay, yung anak mo pala umiinom na? 14 years old, alam mo ba yan? 13 years old? Hindi, para sa kalaman mo lang. Hindi namin alam na pinainom siya. Hindi, pero gusto ko malaman mo na ngayon, ayan, galing mismo sa kay Captain Kabigat, na yung anak mo pala lasing, so dapat malaman mo na itong batang, itong anak mo sa ganong edad, naglalasing na. Para malaman mo. Ngayon lang, sir, dahil pinainom daw yung sa kaklase. It doesn't matter kung pinainom siya o siya yung kusa umino, at least alam mo na ngayon, 13 years old pa lang itong anak mo nagiinom na. So alam mo na kung anong gagawin. Bantayan mo to. Na huwag na maulit. Gabayan mo, advisor mo, lahat-lahat na. Okay? So sir, sabi na po natin, uminom tong bata, lahat. Okay, pero nagkaroon ata ng excessive force. Hindi po ata na-handle ng gusto ng police. Although yung police po natin, sir, sinasabi ko na kanina, ginagawa niyo yung kanyang trabaho. So ganito na lang po sir, huwag natin palakiin. Pag-ayusin na lang po natin itong dalawang panig. Apo, actually, hindi na. Pupunta na lang dito sa opisina namin para akong umausap sa kanila. Apo. Kasi nga po, itong bata, hindi naman po talaga natin pwedeng kasuhan to, sir. Kahit na ano pong gagawin po natin, kayo po
o yung buong kapulisan ng Pangasinan, hindi po pwedeng kasuhan tong bata kahit na sabihin po natin nang gulo ito, nagbasag ito, naglasing ito, wala pong maikakaso sa bata. Pwede niyo pong kasuhan. Wala po kaming ginawa. Hindi, halimbawa lang sir, you can try. Ako po, don't get me wrong, ako po galito ako sa mga batang pasawa. You can try, pero ang mangyari lang ito, eh kapag kinasuhan niyo, dadan sa DSWD, lelekturan lang, paidumi ng sopas, paliliguin at bigyan ng damit, bigyan pa ng candy, tsokolate, tapos pauwin. Alam mo ba na ganun mangyari, di ba? Opo sir. Magsasayang ka lang ng oras. Ang ginawa namin, talagang inano namin sa DSWD mo. Kaya nga po. So sir, para matapos na, dahil sabi ko nga sir kanina, kung hindi lang minor de edad dito na dito sa amin, baka minura ko na at pinalayas ko na dito sa programa ko. Di ba sir? It's so happy na minor de edad siya, kaya nagpapasensya ako. Kaya nga nagkakaroon tayo pareho dapat ng maximum tolerance dito. Di ba sir? Yes sir, opo sir. Okay. Anong po natin yan okay. Sir. So sir, pasensyahan na lang. Kaya po sila punta rito sila nanay. Ayaw nila na mababalikan pa silang police, kaya kayo po yung magbibigay ng assurance. Sila naman, sir, hindi po sila magsasampa ng reklamo na o magsasalita pa ng kung ano against the police, the PNP of Pangasinan. Opo, sir. Okay, sir? Walang problema yan, sir. Okay. Sige po. Okay, nanay? Ayaw ko nang pumunta sa ano sa police station. Hindi, kaya nanay, basta ganun na lang po. Kasi baka hindi na po. Assurance na nga po si, nagbibigay na po ng assurance pinakahepe. Pag may nangyari pa po, tawagan nyo kami. Okay? Hindi naman kami nakapunta dito, Ma'am, Idol. Kung kaya nga po, pag halimbawa meron pang pangaharas, tawagan nyo ako. May kasalanan po yung anak nyo. Okay, Nay? Huwag nyo pong konsintin yung anak nyo. May kasalanan po talaga. Lalo pat ngayon, nalaman natin na uminom. Huwag, please. Huwag mo konsintin. Kasi pag kukonsintin mo itong batang ito, lalaki ito na may sungay at may buntot, may pangil. Promise. 13 years old pa lang, lasinggero na. Nang babasag na ng botit, nagwawala sa harap ng polis. 13 years old pa lang. Paano kung ito naging 18? Baka addict na ito, nananaksak na. Baka ito nanlalaban na. Nagbasag ka ng bote? Hindi, sabi ko, ma'am, ang sabi ko, di ba, nagbabatok. Huwag mong konsintihin na, huwag. Huwag mong kinukonsinti ito. Okay? Ito yung edad na dapat ginagabayan natin, sinasabi natin yung totoo sa kanya. Mali yung kanyang ginawa. Boy, mali yung ginawa mo. Sabi nga kanina, kung ikaw ay matanda lang, namura na kita, pinalayas na kita rito, pero bata ka, maximum tolerance ang ginagawa namin dito para sa'yo. Binibaby-baby ka namin. Wala kami magagawa kasi minor ka eh. Di edad. Nay, okay? So, gabayan mo yung anak mo, alam mo na umiinom. Ewan ko kung paano pag-uusap ang gagawin nyo na huwag nang umiinom ito, huwag na magbarkada. At yung police, hindi na kayo gagalawin. With the condition, didisiplinahin mo yung anak mo, huwag na rin kayo magkaso sa police. Okay? Yes, sir. Okay, Captain Dennis Kabigat. Maraming salamat po, Captain, ha? Nasaan? Nandiyan pa? Captain? Wala na. SP1 Medios? Yes, sir. May pag-iusap lang po sana ako, sir. Sige po. Sana po, sir, yung in-upload pong na picture, kung sino man po yung nag-upload nun, paki-iris na lang po kasi nasisira rin po yung pangalan ko doon na nakasulat po yun, SP1 Medios, pananuntok ng bata. Sige po, sige po. Ako pong bahala dyan, sir. Ako pong bahala. Papatanggal ko po yan. Ipapatanggal. Nay, tanggalin niyo po yan. Kausapin niyo po yung kung sino nag-upload niyo ng kamag-anak niyo. Tanggalin, okay? Para matapos na itong problema. Okay, Nay? O, sige. Sige, sir. Sisiguraduhin po namin na matatanggal po yan, SP1. Yes, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat po, SP1. Okay. Yes, sir. At salamat na lang kay Captain Kabigat. Naputol na. Okay, ma'am? Nay? Yeah. Ayos na tayo? Yes, sir. Right. Boy, yes, makinig ka palagi sa nanay mo. Mahalin mo 'yung nanay mo. Kita mo, mahal ka ng nanay mo. Sinamahan ka pa rito na masahay pa 'yung nanay mo para sa iyo. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Pasalamat ka nga, meron kang nanay na nagmamahal sa iyo. Bibira 'yung ganung klase na. Ibang nanay, boy, timo, pakinggan mo ako. Ibang nanay, pababayaan ka lang diyan, bahala ka sa buhay mo. Sasabihin pa sa mga pulis, sige, bugbugin niyo 'yung anak ko. Pero itong nanay mo, mahal na mahal ka, sinamahan ka rito. Kaya mahalin mo 'yung nanay mo. Walang ibang magmamahal sa iyo ng labis kundi 'yung nanay mo. Siya lang ang talaga magpapakita sa'yo ng tunay na pagmamahal. Wala na iba pa. Sinasabi ko sa'yo, maniwala ka sa akin. Okay? Palagi mo mahalin yung nanay mo. May tatay pa ho ba siya? Meron po. Oh, mahalin mo yung tatay mo. Lalo ng nanay mo. Kasi ako, makananay din ako. Okay? Sige, pakabait ka at saka yung teacher mo. Pakinggan mo. Ha? Oh, Idol. Sige, salamat boy ha. Ingat kayo. Yes, salamat sir. Po, Nay. Sir. Salamat po. Tara! Wonder! Okay. At buti na lang, at least doon na natatapos. Maayos natin yan. Maayos naman yan. Okay.
Sige po. Hindi, kaya naman sila pumunta rito dahil gusto nila ng assurance na hindi na sila harasin. Oo. O takutin. O natatakot naman sila. Mm-mm. Eto namang si PNP, eh, meron naman talaga silang sinasabing tama. Oo. May point nga doon na point sila. Sa murang edad, eh, umiinom na. Hindi ko alam na yung talaga umiinom pala. Eh, buti sinabi. Actually, sinabi na yun kanina. Kaya tawag mo ulit si Captain. Mas umiinom na si magaling sa kanila. Para pasalamatan ko mismo si Captain. Oo. Hindi, okay rin itong pagka-handle ni Captain. Tawag mo ulit si Captain. Diba? Naputol ata. Okay. Yung mga pulis sa mga probinsya tulad sa Pangasinan, mga conservative to sila kung tutuusin. Totoo. Ang pagkakamali lang dito ni SP1, hindi niya nga nagamit yung maximum tolerance. Diba? Siguro initial reaction din ano na nag... Pero kung sa matanda nangyari ito, walang kaso nins eh. Mm-mm. Walang talaga. Kulimbawa, itong nandito sa atin na si Boy, sabi natin ko niya, 21 anyos to, walang kaso. Oo. Ayaw na si Captain. Captain, kabigat, yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, good afternoon. Pasasalamat lang po ako sa inyo. Salamat yes, sir. Po, sir, ha? Opo, sir. Opo, sir. Yes, sir. Yes, okay. Sir. Sige po, sir. Thank you, sir. Thank Mabuhay you. Ho kayo, Captain Kabigat. God bless po. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. 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 Sige po. At kami po ay magbabalik. Sige. Break muna tayo. At ang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K Battery Dare to Compare, CDO Carne Norte, JNT Plasticware ang paborito mong plastic. Kayo po ay sumubaybay sa JNT Plasticware para po sa kanilang mga promos at mga bagong produkto. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga litimong kliyente na ang litimo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na! Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At para po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all natural na atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Azaye Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azaye Berry, all natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Azaye Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading supermarket at drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:29 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan. Sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng fungi na sabon. At for inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita! Aksyon! 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 News Update! Ang oras, alas 3:30 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. House Majority Floor Leader Rudy Fariñas naging tulay umano para maibalik ang orihinal na budget ng CHR. Umaaksyon si Zonia Esguera. Salamat ang Minister of Human Rights sa Kamara para ang ibalik nito ang orihinal na budget ng CHR na 678 million mula sa 1,000 piso.
Pero ito sa panayam ngayon kay Nograles, bahagyang nabawasan din ang 678 million pesos. Naibigay daw sa CHR ang 1,000,000 pondo. Hindi raw tumigil ang CHR na makiusap sa mga kongresista. Naging tuloy daw si Majority Leader Rudy Fariñas at Congressman Carlo Nograles, chairman ng Committee on Appropriations, para makausap si Chairman Jose Luis Chito Gascon, si House Speaker Pantaleon Alvarez, na ipaliwanag naman daw ni Gascon sa Kamara ang kanilang mandato. Malaking tulungan niya ang suporta ng taong bayan na maibalik ang pondo. Malaking tulong din daw ang paninindigan ng mga senador sa hindi mabawasan ang pondo ng HR. Kahapon, na alas 3 ng hapon, ang sinasabing huling dapat apila para dito sa pag-amendment sa budget para sa 2018 at ang makausap na Gascon si Majority Leader Fariñas at Nograles, banda alas 3:30 naman nang humarap sila kay Speaker Alvarez. Mariin ang banggit ng ginigaskon ng alikasyon selective ang CHR sa kaso ng paglabag sa karapatan na kanilang hinahawakan. Umaasa si Gascon na simula na ito ng mas malinaw na pagbahaginan ng pananaw tungkol sa kanyang mandato, sa kanikanyang mandato. Ayon kay Gascon, ang pagsulat at tanong ng mga tao sa mga kongresista hinggil sa pagbawas ng pondo o pagbibigay lamang ng 1,000 piso ay naging paraan para magbukas ang isip at pananaw ng leader ng Kamara. Pinawi ni Gascon ang mga haka-haka na may hininging kapalit o usapin ng pagbibitiw ang Kamara para ibalik ang pondo ng CHR. Umaaksyon, Sonia Reyes Esquera, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 3:32 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon, news update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Raffy Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap nyo ba ang bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mateo Grichelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema.
gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako, yung sabi mo na kailangan pag sulat-sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, we're back at ang bagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Happy birthday daw to Leo Degario Taray Aslor mula po sa staff ng GER o GER Junk Shop. Happy birthday. Happy birthday. At magandang hapon daw po kay Marjorie Venturina Mendoza ng Cordon Isabela. Favorite ka daw nito, Idol. Talagang gumagastos pa daw sila, mapanood ka lang. Mga taga Isabela, magandang hapon po sa inyo. Ayan, si Marjorie Venturina kay Mendoza. Governor Boji D. Ay, oo nga. Isabela. Ng Isabela. Ang governor hapon. Dyan. Kay gandang hapon. Mayor Cesar D. Uy, gandang hapon, gandang Mayor. Hapon. Mm-hmm. Okay. At ito naman si Edita Florendo Delfinado, taga Quirino Isabela din daw. Quirino Isabela. Nagpunta sila kanina, sabi niya, mabati niyo lang ako. Eh, batiin ulit na ako magbati. Rafi. Akong ito bati, daw. Saan banda? Mas maganda itong dalawa. Eh, batiin ko. Oo, mga taga Isabela. Sige. Yan. Si Ma'am Marjorie Venturina Mendoza. Si Ma'am Edita Florendo Delfinado. Ayan. Ulitin ko. Ma'am Edita Florendo Delfinado ng Cordon Isabela. Magandang hapon po sa inyo mga ma'am. Magandang hapon. Okay, Cordon, alam ko ito, Cordon Isabela. All right. Sige. Okay, thank you. At andito po si ma'am, Roseline o Roseline Renovales, para humingi ng tulong na makuha yung kanyang anak mula po sa magulang ng kanyang dating kinakasama. Ma'am Roseline, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Ilan taon po yung anak ninyo? 4 years old po. Okay. At nasaan po si Mister? Yung tatay ng bata? Nasa Dubai po. Kasalo ba kayo? Hindi po. Ah. Ex, ano ko na po siya, live-in partner. Live-in partner tapos ex, nasa Dubai siya ngayon. At 4 years old yung bata, nasa magulang nilalaki. Opo. At bakit ayaw po ibigay sa inyo? Ano rin dahilan? Ano po yun? Kasi kinuha po sa akin yun. Ba't po kinuha? Kasi ano daw, gusto nila dun pag-aralin.
Eh, nung nakaraan po, kinuha ko na po sa kanila yung nakipag-agawan pa po sa akin. Nung 4 months po akong buntis. Tapos, nasa akin na po yan mga 2 months. Tapos, nung Sabado po, kinuha nila sa akin. Tinulungan po sila nung ano. Nang? Presidente ng APRAS, ng asosasyon po dun sa amin. Tinulungan siya ng presidente ng asosasyon para makuha yung bata sa iyo, makuha yung anak mo mismo sa iyo? Opo. Gumawa sila ng kasulatan na wala po kong pirma. At anong nakalagay sa kasulatan? Ang ano po doon, yung kinausap nila yung legal ko pong asawa, ang nakalagay po, ano, pinapayagan po ni Jomar yung ano, yung nanay po nung ano, sinong ex Jomar? Ko. Yung Jomar po yung legal ko pong asawa. Okay. Doon po sila nag, ano, ng pirma. Yun po ang wala nila. Po yung pirma yon. Wala yung, maliban na lang po yan kung dinaan sa korte. Opo. Yung pirma-pirmahan nyo lang. Alright. Doon po ako interesado at nakabagabag po eh, ito. Nins, ano? Yung bang sa pilitan kinuha yung anak ni Ma'am Roseline sa kanyang poder at kasama nitong magulang, nitong lalaki ay yung presidente ng asosasyon. Tumulong na asosasyon. May tumulong po. Sa pilitan po ginawa yun? Opo, kasi ayoko po talaga. Ilang beses nila ako tinanong. Kidnapping po ang tawag noon. Opo, yun po. Kakasuhan po natin sila ng kidnapping kung ganun. Kailan po ginawa to? Nung Sabado po. Eh, sa bahay niyo po mismo? Doon po mismo sa ano, sa APRAS headquarters, doon po sila nagpirmahan. Headquarters? Opo, yung parang headquarters po ng asosasyon. Okay. Nung kinuha po yung bata, ano pong ginawa niyo? Ba't hindi ko kayo nagsumbong sa police agad? Kidnapping? Eh ano po dapat, ang ano po sa akin, sa legal po sa munisipyo, nag-ano po ako doon, humingi din ako ng advice. Ang sabi po, dapat yung presidente daw po ng APRAS, yun yung sumama sa akin. Sandali. Na makuha yung bata. Mr. Ferdinand Del Rosario, president ng APRAS. Magandang hapon po, Mr. Del Rosario. Sir. APRAS. Sir, andito po si Roslyn Renovalles sa aming apa. Studio ngayon. Sir, sumama raw po kayo kay Beverly Balag at sa palitan na kinuha niyo po yung anak ni Roslyn sa kanya. Kailan to? Nung Sabado po. Nung Sabado? Hindi po. Nagpunta po rito yan, sir, sa outpost. Sino po? Dito po sa outpost ng APRAS. Nagpunta po yung biyanan yan. Okay. Ngayon po, kinukuha niya raw po yung bata. Aha. Gusto nilang makita at makausap yung bata. Manay. Okay. Opo. sir, paiksin natin. Totoo ba, sir, na sumama kayo para kunin po yung bata sa bahay ni Roseline? Yes o no lang po, sir? Wag na po natin pahabaan pa. No, sir. Hindi po ako kasama. Sila po nagpunta rito sa outpost. Sino po pumunta sa outpost? Kami po, sir. Pinasawag kami. Yan pong nanay. So, Miss Roseline, hindi kasama si Ferdinand? Ano po, kami po yung pinatawag nila sa bahay. Pinasundo po kami sa tanod. Pero sino po yung sabing sa pilitan kumuha ng baby ninyo sa bahay ninyo? Ano po yung, hindi mo lang po sa pilitan talaga na ano, yung nag-agawan kami kasi hindi ko na ma'am, po. Ma'am, sige na po, diretso nyo ba, huwag nyo nang pasikot-sikot. Sorry mama, gusto kong maiksik kasi ito, kasi gusto ko itong tulungan agad-agad, yun ang gusto kong mangyari. Kinuha ba sa pilitan o hindi? Dahil kapag sa pilitan po, pwede natin kasuhan sila ng kidnapping. Hindi po, kasi ayoko lang po talagang umabot sa kasuhan. Gusto ko lang po talaga makuha yung anak ko. Hindi nga po, kasi kung yung sinasabi niyo po, sa pilitang kinuha, para mapabilis tayo shortcut, pupunta yung mga pulis dyan kay Beverly, pati kay Ferdinand, kupusasan sila, makukuha yung baby mo. Mabilisan to. So hindi nangyari pala yung sa pilitan, sinasabi mo kanina? Hindi po, yung ang sa pilitan po yun, yung paggawa po ng kasulatan. Okay, so nagsisunod po kay kanina. Sorry, diretso ako magsalita rito. Kasi kanina sabi mo, sa pilitang kinuha, kasama yung si Ferdinand. So, ayusin po natin. Walang ganun nangyari na sa pilitan. Wala po, sir. Okay.
So ang gusto mo lang po makuha nila yung bata. Opo, yun lang po talaga. Pero si Mr. Del Rosario na magitan sa kasulatan. Opo, yun po pinipilit nila ako na pumirma doon. Okay, Mr. Del Rosario, bakit ka naman magitan sa kasulatan? Eh, wala kang karapatan. Hindi ka naman ang DSWD o WCD o MSWD. Ah, sir, hindi po ganun, sir. Ang kwan po, inaareglo po natin, inaayos po natin. Ang sabi ko lang po kasi dyan sa kay Mrs. Mrs. sabi ko gano'n, apa. Bakit naman gano'n? Sabi ko gano'n, apa, apa. Sir, ang, sir, apa, apa. Sorry sir, paiksiin ko. Wala apa. Pang karapatan na pag-ayusin sila, when especially when it comes to child welfare. You don't apa. Have a single karapatan. Apa, apa. At saka, sinabi sandali lang, patapusin mo ako. Patapusin niyo po ako. You don't have any right na para panghimasukan pagdating sa child welfare maging tagapamagitan. MSWD po yan, DSWD o WCD. Hindi ikaw na taga-homeowners. Okay, sir? Baka makasuhan ka ng di oras. Next time, sir. So, next time, alam mo na, sir. Okay pa. Hindi okay. Na po saklaw ng kapangyarihan mo yan. Ang saklaw ng kapangyarihan mo kapag dating ho sa mga monthly dues, sa mga kumakalat niya subdivision, sa mga checkpoints sa gate, yan, okay sa mga bakod, okay yan lang po. Okay? Okay pa. Okay pa. Pero po, pagdating sa mga domestic child welfare, labas ka na po dyan. Okay pa. Okay pa. Salamat po, sir, ha? Okay pa. Pero nasa na po yung baby ngayon? Apo, nandun po sa biyanan niya. May usapan po kasi na sa susunod na linggo, ibabalik nila sa kanila kasi nag-aaral po rin yung bata. Sa susunod na linggo, ibabalik? Hindi po, gusto nila 2 weeks po. Ang gusto nila ako po yung manghihiram sa kanila. Hindi nga, kukunin nga natin yung bata tapos mapapunta na safe forever. Opo, yun okay, po. Sayan? Opo. Inspector Raquel Escobedo, magandang hapon po ng Women's and Children's Desk, Rodriguez Rizal. Ma'am. Yes, sir, good afternoon po. Ma'am, kayo po talaga ang meron lang pong karapatan na manghimasok sa ganitong klaseng problema, di po ba? Sa Women's and Children's Desk. Pakitulungan sir, na lang po. Sir, na lang po. Sige opo, papuntayin na lang po sila sa office. Kahit wala pong MSWD, kahit yung DCPC ng barangay ang gagawin namin witness dun sa pagpunta sa bahay ng biyanan niya. Ayan, sige po, sige po. So, opo, ganun po gagawin namin. Maayos na. Opo. Inspector, sobrang thank you, Inspector. Mabuhay ka, madam. Yes, sir. Thank you po. You're welcome, sir. Thank you po. Okay, Mr. Del Rosario, salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Salamat po. Okay. Sige po, Ma'am Beverly, okay na po yan. Kukunin po natin yung bata, kasama po yung mga police, mga taga MSWD, taga barangay, mapapunta na sa yung bata forever. Opo. Pero salamat next time, Ma'am, po. Pag ikaw ay nagsumbong, huwag mong dadagdagan. Opo, sir. Yung tama lang. Opo. Diba? Nagsasalita ka ng agawan, nataranta tuloy itong si Mr. Del Rosario pag bibinta ka natin ng kidnapin na hindi naman pala. Ma'am, sandali, sinabi mo kanina eh, yung tenga ko po matulis. Yung memory ko po matulis pa rin. Nasabi niyo kanina sa pilitan, kinuha kasama si Ferdinand. Pero okay na po yan. Para naman malinis natin pangalan ni Ferdinand, kawawa naman, baka mamay ikaw ang babalikan, baka mamay ikaw ang ididimanda niya. Paninirang puri. Di ba? Dahil hindi naman pala talaga totoo. Butit na paliwanag natin yan. Sige po, Ma'am Beverly, okay na po yung baby po ninyo, mapupunta na sa inyo. Kailan niyo po gusto? Gusto ko po kasi agad makuha eh. Sige po, schedule natin within this week. Ano po? Pwede po bukas, Biyernes pala, o Sabado, Monday, agad-agad. Okay, Ma'am? Ako po. Thank you ilang, po, sir. Ilang buwan ako kayo, Ma'am? 6 months po, sir. Okay. Natatakot ako kanina, baka makulang siya. Kaya nga siya. Panay ang himbas niya ng tiyan niya, ninenervis ako. Sumasakit po kasi yung balakan ko, sir. Umiklinik okay. Tayo dyan. Sige, pwedeng... Wag ho kayong mga anak dito. Ninenervis ako. Hindi nga, ninenervis ako kanina eh. Sa totoo lang, yung panay ang hawak niya sa tiyan niya, sabi ko, mamay, dito makunan. Umihinga pa, may klinik po kami dyan. Oh. Yung balakan ko po, sir, lang nangangalay. Baka mamay, pag kinuha natin yung baby doon, nagkaroon ng agawan, baka makunan ka. Yun nga po, sir, yung inaano ko, inaalala ko. So pag school ka na lang, doon ka na lang sa tabi, tapos yung mga polis nilang gagawa nun sa kabarangay, okay? Opo, sir. Salamat okay. Po. Sige po. Isasama nyo na rin po yung inyo pong mister. Opo. Di ba? Opo. Okay, salamat po. Salamat po, sir. Thank you po, ma'am. Tara! Wonder! Ito, pahabol daw na birthday greetings. Advance happy birthday kay Sister Lordette Bonilla ng PSN, Filipino Star ngayon. This coming September 24 mula kay Gaynor Bonilla ng Police Files Tonight. Happy birthday. Ano yung Philippine Star? Filipino Star ngayon. Filipino Star ngayon. Kasama ng ano yan?
Philippine Star. Philippine Star. Oo. Broadsheet 'yan. Chairman diyan ay si Siyempre si Si Attorney Ray. Attorney Ray Espinosa. Ano, wala ako doon. Ito kasi binabasa ko. Attorney Ray C. Espinosa. Si Attorney Ray C. Espinosa. Pero diyan yung mga reporter diyan, meron na konting hinanakit diyan eh. Saan? Sa totoo lang, kayo diyan sa Philippine Star, magkasama tayo. Diretso kasi ako magsalita, is call a spade a spade. Pag meron kasi mga istorya na tayo nagpapalabas dito, bakit ang binibigyan yung credit yung kabilang istasyon? Kala ko ba magkasama tayo? Kayo diyan sa Philippine Star, guilty kayo ilang beses na. Sa totoo lang, hindi ko lang kayo makausap diyan, hindi ko lang makausap yung presidente ninyo. Totoo lang, ilang beses dito na tayo exclusive sa atin, kinover natin. Scoop mo yun. Pinalabas natin sa TV5, tapos ngayon ang gagamitin sa Philippine Star, ipapalabas doon, na galing sa kabilang istasyon. Ah, walang credit man lang. Nagpalabas ang TV5 ng same story, TV5 ang exclusive, pinalabas doon sa kabilang istasyon, pinanigan ng kabilang, akala ko ba magkasama tayo, bakit? Hindi, huwag kayong magtampo. Sinasabi ko lang. Ilang beses na yun napagmasdan ko. Diba? May mga istorya na kinover ng TV5 and yet, pinipick up ng Philippine Star, yung sabihin ko na, GMA7. Sabihin ko na, ito to naman eh. Di ba? Halimbawa, parehong kinover ng GMA7 sa kanang TV5. Dapat po, kayo po sa Philippine Star, dahil magkasama po tayo, eh dapat, i-pick up niyo yung story ng TV5, wag po yung GMA7. Kasi magkasama tayo rito eh. Hindi, totoo yan. Kahit nakausapin ako ni Attorney Ray, sasabihin ko sana kay Attorney yan, kailan wala akong pagkakataon na masabi kay Attorney Ray. Diba? Hindi naman, diba? Ito yung sa mga reporter. Pag kinu-quote ninyo, palagi GMA7, ba't di nyo i-quote yung TV5? Diba? Parehong istorya, same story. Uh-oh. Bakit nyo i-quote yung GMA7? Ba't nyo i-quote yung, hindi nyo i-quote yung TV5? Na same story naman, at saka yung TV5 naman, at saka Philippine Star, magkasama naman yan. Sister company naman namin kayo, bakit GMA7 ang kinukot ninyo? Ba't hindi yung TV5? Give credit. Magtulungan kayo. Kaya tinutulungan namin eh. Kami rito, palagi namin binabagit ang Philippine Star. Palagi namin sinasabi ang Philippine Star. Si Attorney Ray Espinosa, puro Philippine Star. In fact, yung mga story namin dito, kumukuha kami sa Philippine Star. Sinasabi namin dyan sa aksyon sa tanghali, Philippine Star. And yet, pag kayo naman, kukuha ng istorya sa TV, sinasabi nyo GMA7, hindi TV5. That's unfair. Sana nakikinig yung mga taga-Philippine Star. Diba? It has nothing to do with Attorney Ray Espinosa anymore because he's the big boss. He's up there and hindi niya namomonitor. Doon ang mga nasa ibaba. Nagsasabi na ako na hinlakit ko. Come on. Come on, guys. Magkakasama tayo. Hindi ako galit. Yung bang tatampo lang. Oo. Nakakatampo. Kasi member ako ng News 5. I'm a member. Kasi sa News 5, meron yung sa umaga, tapos meron yung sa tanghali, meron yung sa prime, meron yung sa late night. Apat yung News 5. Baka hindi alam ng Philippine Star, baka hindi nyo po alam. Apat po yan. Mga major newscast. Pwede nyo po i-quote yung prime time namin. Ayan, prime time, quote nyo po. Pag meron kayong gustong i-quote sa TV, kasi lahat po ng mga lumalabas sa ibang stasyon, lumalabas din po sa TV5. Hindi naman po nagpapahuli ang TV5. And mind you, Philippine Star, masisipag po yung mga reporter namin dito. Maraming beses kami nakaka-scoop. Hindi sa pagmamayabang. Kukunti nga lang kami rito kumpara sa mga ibang stasyon. Oo. Pero yung kukunti lang namin, we maximize that limited resources at nakakapag-deliver kami ng mga gandang balita. Ang dami mga exclusive kaya ng mga reporters ng TV5. And I salute the reporters of TV5. Oo. Reporters, EP, writers, saludo po ako sa kanila. Nakikita ko, I can see that because umaga pa lang nandiyan ako sa baba sa newsroom, nakikita ko kung gaano kasipag ang mga taga TV5. Diba? So kaya ko nasabi yan, come on, please, maasahan ko ba mga taga Philippine Star? Ilalabas ko pa rin yan. Kapag hindi nyo gagawin yan, uulitin ko ulit yan. Unless kung kakausapin ako ng top management, then I'll stop. Otherwise, I'm not gonna stop. I'll keep on saying this. Wala naman akong sinasabing masama. Eh, kung naglalabas lang ng hinanakit. Diba?
Hindi ko kayo tinitira. Lalabas lang ako ng hinakit, parang kapatid to kapatid. Isang kapatid, sinasabi sa kapwa kapatid. Parang ako, pag may hinanakit ako kay Erwin, sinasabi ko, Erwin, itong hinanakit ko sa iyo. Kuya Mon, itong hinanakit ko sa iyo. Parang ganun lang yun. Kuya Ben, itong hinanakit ko sa iyo. Ganito rin. From a TV5, brother nyo sa TV5, sinasabi nyo brother sa Philippine Star. Pag meron po kasing mga coverage, okay, i-quote nyo po yung TV5. Pero kung wala pong balita sa TV5, then i-quote nyo po yung another TV station. Pero kung pareho po, especially kung exclusive po yan sa TV5 at pinick-up lang po ng ibang stasyon, masakit po sa amin dito nang i-quote nyo po yung ibang stasyon because there was once na exclusive po sa TV5, dito po pumunta yung complainant, and yet, ang kinote ng GMA7 at kinuha yung grab picture, yung grab yung photo, GMA7, when in fact, eh sa amin po galing yan, yung news na yan, sa amin po yung complainant pumunta. Bakit hindi niyo po kinote yung pagpunta dito ng complainant? Para naman mabigyan credit na TV5 ang pinuntahan ng complainant na binugbog. Bakit po ang kinote nyo yung GMA7 at picture ng GMA7? Hinanakit ko lang po yan. At ito, sasabihin ko sa inyo, mga taga-Philippine Star, palagi ko po kayong pinupuri. Binabasa ko po ang diaryo ninyo. Diba? Dapat you do the same. Kasi po, tinatrato ko kayong parang kasamahan. Pero parang hindi nyo kami tinatrato na kasamahan. That's unfair. Diba? Palagi natin binabagit Philippine Star. Yes. Diyan sa news sa baba, kinukot namin Philippine Star. Kailangan kung saan galing yung source, i-quote mo talaga. Yes. Ganun yun eh. Kung talagang TV5 galing, i-quote dapat. Nakakasakit po kasi, di ba? Masakit eh, dahil magkasama tayo eh. Oo. Isang company lang tayo eh. Di ba? Masakit means. Buti sana kung hindi affiliated ang Philippine Star at saka TV5, kung hindi sana magkasama. Oo. Eh magkasama, masakit po, yan, mga taga-Philippine Star, kung nagkikinig po kayo, mga sir, na ang kinukot nyo palagi, GMA7, never nilang kinote ang TV5. That I can assure you, as far as I can remember. Because, ano ako, nagsasubscribe ako ng Philippine Star. Everyday subscriber ka talaga ng ako, Philippine Star. Ako. At binabasa ko yung mga column dyan. Si Mr. Pascual. Si Babes. Mm-hmm. Yung taga sa Linggo. Kaya walang makakalampas sa'yo, alam mo eh. Diba? Wala akong problema doon sa mga kolumnista. I mean, doon lang sa mga ano, sa mga article na, oo. Diba? Okay ba tayo dyan? Anyway, siguro naman loud and clear na sa kanila. Mga kapatid! Ayan, mga kapatid namin kayo. Yun, yung paborito ko yung si Mr. Babes Romualdez. Maganda yung kolum niya doon. Saang? Palagi. So, mga kapatid dyan sa Philippine Star, maasahan ko po ba? Next time, kapag exclusive po namin, lumabas po sa TV5, sa News 5, at lumabas po sa ibang stasyon, please lang, sa amin nyo, kami po ang unahin nyo na i-quote nyo o i-pick up nyo yung storya. Masakit talaga nins. Andun pa yung picture ng GMA7. Lalo't alam mo talaga. Ilalagay nila picture exclusive ng GMA7. Parang nang insulto. Insulto ito mga kapatid natin. Nakalagay doon, no, GMA7. Picture ng GMA7, tapos yung istorya. Oo. Eh ako, siyempre, sasama akong loob. Oo naman. Diba? And sabi ko, teka muna, istorya namin to exclusive to. Bakit hindi yung kinuha yung sa TV5, hindi sinulat yung TV5? Bakit yung sinulat GMA7? Oo, hindi na credit man lang yung... Mukhang hindi yata tama. Eh, baka naman, ang sa akin, baka naman marami dyan sa Philippines na hindi alam na ang TV5 at saka Philippine Star ay magkasama. Oo. MVP group yan. Baka hindi na alam. So, I would like to think na baka marami sa mga reporter dyan sa Philippine Star, hindi nila alam na ang Philippine Star ay kasama sa MVP group of companies. I would like to think that. I would like to give them the benefit of the doubt. Baka hindi pa sila informed. So, siguro kasalanan natin sa TV5, hindi natin nasabi sa kanila na, hoy, kasama namin kayo. Tayo dapat na masisisi. Hindi dapat sila. Then with that, I have to blame myself. Nagkulang siguro ako. Pero ngayon, hindi na ako nagkulang. Sinasabi ko na po sa inyo, mga taga-Philippine Star, magkasama po tayo. Kasama po kayo sa MVP Group of Companies. Yan, nasabi ko na. Wala na akong pagkukulang.
Okay. Na-remind mo na. Okay. Yan po, i-reminder lang. Hindi po ako glitch inyo. Nagsasabi lang ako ng sama ng loob. Parang sinasabi ko sa pag may sama ng loob ako sa mga kapatid ko, ganun din po sinasabi ko sa inyo. Dahil kasama kayo sa Kapatid Network. Okay, Nis? Okay na, okay. Approve. Maliwanag? Oo. Okay. At syempre, susunod na po mga kapatid si Nanay Christopher Min. Kasama niya po si Mr. Ronnie Carrasco sa Christopher Minute. Ako po si Ninia Taduran, Diyos Mabas. Rafi Tulfo po, mabuhay ito mga Pilipino, mabuhay ang mga OFW. Sigurado na uuungan yung tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali, kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi. Kagawad na napakbalasubas na polis, kung sintidong na chairman lahat dyan naalis. Manyak na etcha. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega papremyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Ito pong trigger finger na tinatawag ay kondisyon na kung saan naninigas ang isang daliri, no, sa ating kamay. Maaring nakadiretso lamang ito at hindi maibaluktot, o kaya naman ay nakabaluktot na lamang palagi at hindi na maidiretso. Naninigas na daliri na hindi maigalaw? Dr. E will show you how. Hiling-galing sa TV, Year 3, Linggo, alas 7 na umaga sa TV 5. Ngayong Sabado sa Alagang Kapatid, talakayin natin ang isang rare disease na kung tawagin ay Arnold Carey Malformation. May parte ng utak sa bandang likod na sumisiksik sa exit ng brain going into the spinal cord. Magbibigay din kami ng tips kung paano magiging independent eater ang inyong anak sa pamamagitan ng baby-led weaning. At tuklasin natin ang Protect the Bay Initiative ng RP Energy sa Subic Bay, Zambales matapos ang pagdiriwang ng